alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ayon magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kuniya at inira kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awit sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awit sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanit ang kasuotan at naniguhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang dinain ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyang bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami makaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote ay biniyaniyang mabihag, patayin, dambungin at ibidad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong sinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunmay hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya
Binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang inyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may maliding sa hukay, masadlak. Muling hinahango, kaya't binubuhay. Walang makatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtagpuan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Do'y pinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ng ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusaman kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkakagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo na po ang lahat. Diyos ay maghahari na, taliktan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbili na niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon.
at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good morning po. Ginugunita po natin ngayon si Saint Vincent de Paul, isang pari. Sa atin pong mga pagbasa, sino ba naman ang hindi makaka-relate kay Ezra? Sa Tagalog yata ay Esdras. Nang dumating siya sa punto na dumaing sa Panginoon ng Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko hanggang langit. Suko hanggang langit, ibig sabihin, halos nakayuko ka ng ganyan. Sa taas ng iyong kasalanan, sukol na sukol sa kasamaan. Maliban siyempre doon sa mga self-righteous o yung mga tuluyan ng pumalya ang moral compass. Yung mga tuluyan na pong pumalya ang moral compass, ibig sabihin noon, hindi na nila talaga alam kung ano ang tama at mali. O yung mali ay nagiging tama na sa paulit-ulit na pagkukumbinsi sa sarili na ayos lang yan. Everybody's doing it naman. So, bakit hindi ikaw? O bakit hindi ako? So, yung mali, morally speaking, nagiging tama na sa kanilang sarili. Katotohanan po itong kumukurot sa budhi. Ito pong sermon ni Ezra ay tila salaming basag na sumusugat ang sanlibong bubog ng paniningil. Halimbawa'y kung bakit naaalala lamang nating iparating sa Panginoon ang ating mga hinaing kapag ayun nga, dumaraing na tayo. Halimbawa'y kung bakit nare-recognize lamang nating tayo man ay kanyang itinangi kapag ayun nga, nagbibilang na lamang tayo ng mga natira. Halimbawa'y kung bakit tumatanaw lamang tayo ng utang na loob kapag ayun nga, muli na naman tayong inaalipin. Hangad din nating mamuhay ng may katiwasayan gaya nila. Gusto rin nating mapalaya mula sa mga puwersa ng kasamaang umaalipin sa atin. Ibinibigay sa atin ang mahal na poong Jesus Nazareno ang susi sa abot kamay na kaligtasang ito. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Sa ganang atin, ang kailangan lamang ay sila ay tanggapin. Yaong mga isinugo sa atin ng Panginoon, patuloyin sila sa ating kalooban at kalingain. Ipaghanda ng dambana sa ating mga puso. Sa kabilang bahagi ng kanyang mensahe ay tinuturuan na niya tayong maging mga gracious hosts o mga magiliw na tumatanggap sa kumakatok sa atin ng may bukas na kalooban. And the Holy Spirit will do the rest. Magbukas lang tayo at tumanggap.
para na rin ito sa ating kagalingan at kalayaan. Sa kanilang bahagi naman, yung mga isinugo ng mahal na pong Jesus Nazareno para sa atin, yung mga nag-iwan ng pinakamahalaga sa kanila para sa iba. Sa kanilang bahagi, wala dapat isa man sa kanila ang magdanas ng bunga ng katigasan ng puso. Otherwise, tatalikdan kanila at ipapagpag ang alikabok sa kanilang mga paa. Kung titingnan natin ang big picture, minamahal kong mga kapatid, tinetema ng ating mga pagbasa ang biyaya ng connectedness natin sa Diyos, sa isa't isa at sa ating sarili. Lahat po tayo ay konektado. Lahat ng ito ay konektado. Ito ang dahilan kung bakit tayo'y naririto. Ito ang nagbibigay sa atin ng purpose at meaning. Nahihiya nga lamang tayo kung minsan. At kung uugatin po natin kung saan nanggagaling ang hiyang ito, matutuntun po natin na nanggagaling po ito sa takot. Takot na makilala ng lubusan. Takot na matuklas ang mahina. Takot na makitang takot. Hindi natin mapatuloy ang mga isinusugo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay dahil takot tayo at nahihiya. So kailangan natin ng tapang. Tapang na makilala. Tapang na matuklasan. Tapang na makita. All we have to do is to believe that we are worthy of love and belonging. All we have to do is to believe that we are worthy of love and belonging. Gaano man tayo ka-imperfect, kailangan din natin ng awa. Awa sa ating sarili, unang-una na. Dahil hindi tayo makapagbibigay habag sa iba kung hindi natin maituturing ang ating sarili sa ganitong paraan. Saka tayo makakakonect sa iba ng totohanan o walang pagpapanggap. Saka tayo lalaya. Paglaya sa mga ipinataw nating standards at expectations sa ating sarili para maging malaya naman na maging tunay at totoo nating sarili. Dahil sa kanyang pag-ibig, kumukonekta sa atin si Kristo sa banal na Eukaristiya. Kumukonekta naman tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. At para po mangyari ito, hahayaan natin ang ating sarili na maging bukas sa Kanya. Para makita niya tayo, makilala at matuklasan. Sa banal na Eukaristiya, naaangkin nating muli kung sino talaga tayong nakatayo sa Kanyang presensya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Kanya na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi
At sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinagindapat mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa aming salita at gawa. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Makipagtipan tayo sa Diyos, nakahanda na ang piging. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahaing ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran,
at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang sa ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng tanang mga Obispo't Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Saint Vincent de Paul at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo,
siya'y ating lakas at tahambulan. Panginoon Diyos nating lahat, inumin, inihahain, dugo ni Kristong butihin, inatihating pagkain, tawang alay sa pigin ni Jesus para sa atin. Sa pigin na ito ating pagsaluhan, ang katawa at dugo ni Jesus Kristo, siya'y ating lakas at tahambulan. Panginoon Diyos nating lahat, sa piging na ito ating pagsaluhan, ang katawa at dugo ni Jesus Kristo, siya'y ating lakas at tahambulan. Panginoon Diyos nating lahat. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha, kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtangkilik sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo't pagpalain ang kanilang mga idinadalangin, pinasasalamatan at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa, pumayo po kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.